Either way, Sarah wins. Ginagawa ko din tong style ni Martin eh. Gumagawa ako ng gulo. Tapos ako din yung savior. Tapos yung mga kinuntsaba ko, magiging kontrabida. Ilalaglag ko. Mga kap... Grabe, no? Dito toto, ah. Oo, ano to eh. Ito yung talagang lihiti mong the diversional tactic. Kaso, ang masama dito, eh, inilaglag yung mga kasamahan. Diba? Yung masama dito, nilaglag yung mga kasamahan. Hindi man lang inisip natin na pag naging ano ko dito, dapat nung una pa lang ginawa ko na pala to. Kaya tuloy eh, nagsalita yung mga bata ko. Eh dapat, eh, hindi dapat sila nagsalita ng ganun. Kaya tuloy nagmukha silang masama. Ay, okay lang yan. Okay lang yan na magmukha silang masama, basta ako, hero ako. Gago! Patin. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pagdama palakpakan, pag mali ay babanatan. So yan po mga banateros, mga kabiyaya. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. At eto, may pag-uusapan. Bistado talaga. Ay, naku po. Kaya naman pala. Oo, kaya naman pala todo. Todo sita si Kimbo. Kaya naman pala todo sita si Benny. Kaya pala todo bida-bida itong mga The Crocodile families na to. Eto pala yung plano. Sabi ko na nga, be. Oo, oh, ang galing. Oo, oh, ang galing ng araw, ang galing ng taktik. Ito talagang retailer na daw. Ito talagang lihiti mong ano, tinatawag na the diversional tactic. Ang galing talaga. Oo, oh, alam nyo ha, ito ha, kung sa hindi ho nakakaba, ipapaalala ko lang sa inyo, pero may konting kasakitan lang dahil noong mga pagkakataon na to ay nabudol kayo. Sama nyo na ako. Sige na, sama nyo na para wala nang ano, walang tampuhan. Oh, no. Eh kasi pare-parehas tayong nabudol. Alam nyo naman ang taktika ni Marcos nung panahon na tumatakbo siya ay siya ang laging kawawa at siya ang laging nagpapakumbaba. So ngayon, eto may lumabas. May lumabas. BP Sara panalo. 2B 2 billion OBP budget approved na. Mala hero si Tutut. Yun pala ang plano. Kaya naman pala eh. Sabi na nga ba eh. Bandang huli aaprubahan para magmukhang hero si Tutut. Ay. At ito, pag-usapan din natin to, no? Yung kabastusan sa house hearing. Oo, dito ho natin matutunghayan na talagang ano ho, na kapag ikaw ay, pag mabibisto na sila, ay gagawa sila na eksena para hindi maituloy ito. So dito ninyo lang yan mapapanood sa aking video. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video. Araw-araw nag-upload tayo, 2, 3, huwag nang 4. Kasyado nang nakakaumay. Gago! At mega love shoutout sa inyo lahat yan. Hindi ko na kayo may isa-isa. At sa mga ano po, napakalaking tulong nung pag-like, pag-share nyo. At alam nyo sa pamamagitan ho ng mga banateros at iba pang mga DDS vlogger, ay dito natin nalaman yung tunay na balita, yung tunay na nangyayari sa bayan natin. Dahil alam naman natin, ng ibang mainstream media ay masyado ng bulag, masyado ng bingi sa mga balitang karapat-dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. So, eto na nga. Asa na yun? Eto na nga, anunahin natin. Eto muna, yung expose. So, oh, ni Jojo D. Guzman. Exposed video of dictatorship in the house. Oh, na kung saan ay isang kong hindi ko alam kung sino to ah. Ito ata yung mga nagsuntu ay muntik magsuntukan eh. No? Hindi nang natin alam. Ito ata sila ata yun eh. Dahil dito ay may nangyaring gusot, may nangyaring kababalaghan na may konting hablutan ng mic.
Grabe, no ba? Bakit ganito kayo? Katulad lang nung kay Marcoleta. Alam niyo mabibisto kayo ng taong bayan kapag nagtuloy-tuloy si Marcoleta. Pinigilan din ni Paduano. So eto naman pinipigilan din to. Paktay tayo diyan, puro kung ganito nang ganito, eh magsilayas na kayo diyan. Hindi kayo karapat dapat napasahurin ng pera ng taong bayan kung hindi naman nila nalalaman ang tunay na nangyayari sa bansa natin. Anak ng teteng naman. So ito, panoorin natin. Itong matutunghayan nating pangyayari na ito ay isang uri ng pagiging diktador ng gobyernong ito. Matutunghayan natin na yung agri-party list na si Wilbert Lee, ayan, nakikita nyo ay biglang inagaw ang mikropono dahil gusto niyang pigilan yung pag-terminate sa budget deliberation ng Department of Health. Bigla naman itong si Janet Garin ay biglang nag-motion to terminate permanently. Why? Deliberation. Yung committee chair na yan, yung nakikita nyo ngayon, ay hindi pinakikinggan si Wilbert Lee at tuloy-tuloy na inadjourn ang termination. So nasaan dito ang kalayaan ng ating mamamayan, ng ating ilang mambabatas na gustong kumontra sa pagmamalabis ng ilan at karamihan sa mga mambabatas ngayong administrasyong Marcos nito. Tunghayan natin. And Mr. Speaker, having no more members of the minority. Oh, Mr. Speaker. Putang ina, bastos. Gago! Gago din eh, no? Nagsasalita yung isa, biglang sumingit tong nahinayupak na to. Bakit? Bakit? Ba't kayo ganyan? ano na nangyari sa, ano, sa House of Representatives? We join the minority in their motion to terminate the period of debate. Permanently, that's it. So move, Mr. Speaker. Gago! Arif na, ano to? Rap contest? Ha? Rap contest ba to? Rap-tating na yun. Putay na. Motion to terminate interpolation to the proposed budget of the Department of Health. Wala, hindi pinakinggan ng ano ng majority leader. The objection, the chair here. Sir, have a motion ruling, please. Interpolations on the proposed budget of the Department of Health. Wala ang mangyayari sa bansa natin ito. Ganito ng ganito. Suspended. Mr. Speaker. Wala. Majority Leader. Mr. Speaker, I now move that we recognize the Honorable Minority Leader, the Honorable Nonoy Libanan, for his turno in contra. Ayon kasi sa rules ng House. Ayan, ito, i-explain ni, ano, ni paring Jojo. Oh, subscribe niyo yan, ha. Oh, ito. Kapag merong nag-object, ay hindi na pwede itong i-terminate. Ibig sabihin, kailangan pa ng masusi at mga susunod na deliberasyon at pagdinig. Kailangan pa ng mga ebidensya, kailangan pa na ilatag ng Department of Health. Taliwas ito sa ginagawa nila kay VP Sara na kahit na 2022 pa yung issue, confidential fund, ay yun pa rin ang ginagawa nilang issue at tinapyasan pa ang budget ng OVP. Pero dito, sa ahensya ng gobyerno like sa DOH, agad-agad gusto nilang i-terminate. At yung kay Marcos na 6.3 trillion, wala pang 10 minuto, aprobado na kaagad. Dito mo makikita talagang pinupolitika ang mga Duterte. At siya nga pala, mas side topic lang tayo. Ito nga palang si Wilbert Lee na ito. Siya pala yung principal author ng Emancipation Act. Diba marami ang bumilib kay Marcos Jr. kasi pinawalang bisa niya yung mga utang ng mga farmers natin. Yung pala, ang principal author nun ay itong si Wilbert Lee. Kaya naman pala, nung sinubukang pigilan ang deliberation nitong Department of Health, ay ang bilis-bilis ni Garin na mag-motion na i-terminate permanently. Bakit? Para hindi malaman ng taong bayan. Yung mga baho na tinatago nila. Nako po. Yung nagmamadali. Anong meron? Anong meron? Nako po. Yan ang hirap dito sa ano, no? Kaya masakit man isipin, ha? Pero pag ganito ng ganito, yung karapat dapat malaman to. Yung taong bayan. Pero nangyayari, tingnan nyo. Tungin, ha?
O nga pala, sorry dun sa kanina na sinabi akong bastos na nang hablot ng ano, nang hablot ng mic. Oy, ano pala, mali pala, mali. Yeah, pero grabe na, no? Grabe na yung nangyayari. O, may talagang kailangan na natin talaga ng ano. Ang pinakamasakit pa rito, bakit hinahayaan ng gobyerno to? Yung mga ganitong technique ng ano to, iisipin na ba natin na kinukonsinti niya yung mga ganitong gawain? Na mapapaisip tayo na kaya palaging may ganito na kapag may magsasalita na ikakabisto ng gobyerno, eh hinahad lang ako. Makaka-stress ng mga putanginan to. Ay, naku po. Oh, dito naman tayo sa isang video. O, ano may kukomento nyo dyan? Comment nyo lang. Ito, ito, ito. Yan, o. Oh, ha, ha, ha. O, BP Sara. Panalo, 2 billion. O, BP budget. Approver na. Approve. Malahiro. Si Romualdez. Hindi sa akin nanggaling yan. Galing yan kay Robin Sweet. Hindi sa akin yan, ha? Oo. Okay, panoorin natin. Matapos pagtulungan ng mga buwayang kongresista, si Vice President Sara natapisan ang budget ng Office of the Vice President. Abay himala, nanalo si VP Sara. Ang budget ng Office of the Vice President ay hindi natatapisan. Ito daw ang mungkahi ni House Speaker Martin Romualdez. Wow! Wow! O, palakpakan naman natin si ano, House Speaker, future Prime Minister. Ang galing mo, kupal ka. Gago! Sorry, sorry. Hindi pala ikaw yun. Akala ko ikaw si ano eh. Akala ko ikaw si Malupito. Iba pala yun. Grabe, ang galing mo. Pero ang isa sa nakakatanga dito, eh nilaglag ni Martin Romualdez yung kanyang mga baby crocodile. Alam niyo kung bakit? O, explain ko. Pagkatapos sabihin ng mga baby crocodile na itong si BP Sara ay bumitaw na or bumaba na sa kanyang pagiging vice presidente ng Pilipinas, eh biglang nga dahil hindi ito, parang hindi niya nirerespeto ang pagdinig ng House of Representative, no? Eh biglang nagsalita si, biglang nagbida-bida si Romualdez at inaprubahan. So anong meaning nun? Meaning nun, hindi na pala kahit naman pala hindi dumalo si BP Sara sa ganyan, eh aprubahan din naman pala. So ibig sabihin, yung mga sinabi ng mga baby crocodile ni Tamba, ano yun? Parang ano, parang nagsalita sila sa tubig. Parang bumulong lang sila sa hangin. So ibig sabihin, kaya sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, hindi na kailangan ng hearing na yan eh. Kaya nga tama yung sinasabi ni BP Sara na kahit paulit-ulit yung hearing na yan, nasa kanila naman yung kapangyarihan kung kakaltasan, kung ibibigay ba nila or aaprubahan ba nila yung ano, yung budget ng OBB, nasa kanila yun. So hindi ko na kailangan na paulit-ulit sagutin yung katanungan nila. So ibig sabihin, ngayon ang bida rito ay si Romualdez. So yung mga baby crocodile nga. Ang to na siguro isip-isip nung mga yun, no? Bobo din to si ano eh, si Haring Buaye. Alam niya naman na tinitira namin si BP Sara, tapos ngayon bigla niya inaprubahan. Oy, na nga sana eh, sana mapupunta sa amin yun eh. Pambili rin ng Hermes yun. Pambili din ng Hermes yun eh. Bakit ganun? Ay, nako. Wow! Sa hinabahaba man ang posisyon, aaprobahan nyo din pala. At sa bandang huli, ikaw pa talaga, Martin Romualdez, ang magiging hero
House Speaker Martin Romualdez has declined the proposal of SAB lawmakers to reduce the budget allocated to the office of the Vice President under Vice President Sara Duterte for 2025. Romualdez highlighted the importance of maintaining sufficient funding to continue the OVP's public service programs. He stressed that removing the budget entirely would disadvantage citizens who rely on these services. Old photo pa yung ano ah, but old photo yung nilagay doon. Walang nga pinahaba-haba pa. Di alam nyo ah, sa mga hindi nakakalam, yung hearing-hearing na yan sa Senate or sa House, eh, malaki po yung gastos dyan. Malaki yung budget dyan. So, kung hindi naman pala dapat pag-usapan pa, bakit pa paulit-ulit na hearing? Yun naman pala, aprobahan naman pala ni Romualdez. Aprobahan naman pala ng Office of the President at Office of the House Speaker. Ano ba, may office ba siya? akala ko kasi si Romualdez na yung presidente. Sorry. Aprobahan naman pala. So, ibig sabihin, useless yung paulit-ulit na hearing. Eh tapos, anong silbi ng pag-iyak-iyak ng mga baby crocodile? O ano, nilaglag kayo, no? Ha? Pagkatapos nyo magpuputak, pagkatapos nyo sirain ang mga pangalan nyo sa mata ng taong bayan, nilaglag kayo ngayon. Gago! Kawawa, kawawa naman tong mga to. Hindi yan kasi hirap sa inyo, hindi kayo nag-iisip eh. Akala nyo ba, ano? Ito lang ha, ito ha, sa mga baby crocodile dyan ha. Isipin nyo may gito kung mapapanood nyo itong video ko. Kung yung mga Duterte na ang laki ng pakinabang, no? Ang laki ng pakinabang nila Tamba dyan, nila Marcos dyan, tinabla nila. Ngayon, tinatarantado at binabalasubas na nila sa pamamagitan nyo. What if pa kaya kayo? Na alam naman nila na kung hindi dahil sa inyo, hindi rin din naman din kayo kikilos. So hindi nyo naisip yon na baka balang araw tarantaduhin din kayo. Baka balang araw gawin din sa inyo yung ginawa kay BP Sara at kay PRRD. Hindi nyo ba naisip yon? O sadyang wala lang kayong mga isip? Ha? Baka sadyang wala lang talaga kayong mga isip. O sadyang nagpapakontrol lang talaga kayo dahil napapakinabangan nyo rin. Baka ganun, no? Ako wala akong pinapangalanan. Merong iba rin dyan na talagang okay at walang bahid na korupsyon na nakikita natin. Pero yung iba talaga... garapal. Garapal sa kawalangyaan. Anak man titing kung sila yung mga Duterte nga, laki-laki ng pakinabang nila. Biruin mo ha, ilang dekada na hindi makabalik-balik si Marcos sa gobyerno. Hindi makaupo-upo, Vice President, President. Pero nung tinulungan na sila ni BP Sara, ayan na, nagsimula na, naging presidente na si Marcos. Tapos, winalangya nila. Kayo pa kaya? Halimbawa na lang, sige ganito. Halimbawa na lang na ma-realize nyo bandang huli na dapat suportahan talaga si BP Sara at hindi si Marcos. Hindi nyo ba naiisip na, halimbawa, yan, katulad yan ni Paduano, ni Benny, ni Kimbo, ni Franz Castro na may mga kaso. What if na lang na pumanig kayo sa hanay ng mga Duterte? Hindi nyo ba naisip na gugurgurin din kayo? Na ilalabas yung mga kaso nyo para magmuha kayong masama sa mga tao? Anak ng teteng, o sadyang manhid or talagang makapal na talaga din ang mga mukha nyo na okay lang gamitin kayo. Tanong lang naman. Yan din ang tanong ng taong bayan eh.
No? Ayan yung mga umano na bakit hinahayaan nyo na ginagamit kayo. Biruin nyo, ito ah. Ito, ito po, ito pinakamasakit dito. Sa lahat po ng mga congressman dyan, hindi po ako galit sa inyo. Hindi ako galit sa inyo, wala akong personal na galit. Pero isipin nyo maigi na hindi nyo nahalata na pinapamukhang masama kayo ng kung sino man yung mga naguutos sa inyo na para tirahin, banatan ng paulit-ulit ang mga Duterte. Hindi nyo nahalata na yung boss nyo hindi napapasama pero kayo napapasama. Niminsan kaya sumagi sa isip niyan. Kasi sa lahat mo ng pinagsasabi nyo, katulad lang, sa lahat ng pinagsasabi ni Benny Abante at Ras Abante, Benny Damani, yung mga pinagsasabi ni Benny, mapatungkol kay BP Sara, at doon nga, nabisto nga yung mga 18 million na sasakyan niya. Diba? Nagmuha kayong masama. Dahil hinahayaan yung magpagamit. Katulad lang ni nila Padwano na lumabas ngayon kailan lang na may kaso palang pagpatay. O dati palang NPA na ngayon nakaupo na sa gobyerno. Tingnan nyo, hindi kayo na ano na nagmukha kayo masama. Pero yung boss nyo, ano, wala. O tingnan nyo, hero ngayon. Ngayon, sino puputaktein dito ng mga netizen, ng taong bayan na sumusuporta? Kay BP Sara Duterte, alalaanin nyo, 32 million yun. So, ibig sabihin nito, si Romualdez, si Tamba Luslos, ang umangat, kayo, dinurog kayo. Kayo, si Tamba Luslos, maganda ang imahe niya dahil parang nagsilbing bayani siya dito. Tapos kayo, wala na, hindi na matatanggal yung ano, yung sama ng loob sa inyo ng taong bayan. Hindi nyo naisip yun? Hindi, nangihinayang lang kasi ako dito sa mga to. Sa totoo si naman, etong mga ito, dapat hindi nga talaga to nakaupo dyan. Dapat nga talagang nilulutas at inaano nila yung mga kaso na dapat nilang kaharapin. Pero, yun pa, baka nga dahil dun. O baka mapapaisip na lang kami na baka dahil sa mga kaso nyo, kaya kumakampi kayo. Kaya tinitira nyo o binabanatan nyo mga Duterte. So, ibig sabihin, mga duwag nga kayo. Okay, tuloy. Di ba mga kasweet? Sa huli. O, yun. Di ba mga kasweet? Bakit may shampoo? Naligo na ako eh. Bakit may lumalabas na ganyan? Anak ng teteng naman tong mga commercial na to. Yun, doon kayo sa ano, sa channel ko magsulputan. Ang tingin mo sa akin, may balakubak? Para pag mag-held and shoulder ako? Tapos si Bea Alonso pa nandyan? May jowa na yan? Ang tingin mo, habulin ko ba yan? Gago! Pero ulo tong ano na to ha, huwag kang ganun. May bastos. Ilawa yung ads. Okay, tuloy. Nagwagi si Vice President Sara. Kaso nga lang, kawawa ang mga nagamit ng mga buwayang kongresista upang siraan at batikusin si Vice President Sara. Yan na nga yung sinasabi ko. No, yan na, nanggaling dito sa video na yan na kayo yung kawawa bandang uli. O ngayon, sa tingin nyo, mababawi nyo pa ba yun? Hindi na. Sa tingin nyo, mababawi nyo pa ba yung mga naglabasan ng mga baho nyo? Ang kawawa ho dito, yung sila, ano, sila Benny Abante, sila Kakimbo, diba? Sila Burnos, yung iba pang mga kong si Bungalon, na naglabasan yung mga mamahali nilang gamit, na mamahaling mga gamit, mga relo, na hindi talaga ma-afford sa sahod ng isang congressman. Ayun. Wala na. Sira na kayo sa tao. Sa madaling salita, ginagamit lang kayo. Ewan ko ba't nagpapagamit kayo eh. Yan ang mahirap sa inyo. Pang sabi ni Ms. Crisette Loreto Chu, either way, Sara wins. Ginagawa ko din tong style ni Martin eh. Gumagawa ako ng gulo. Tapos ako din yung savior. Tapos yung mga kinuntsaba ko, magiging kontrabida. Ilalaglag ko. Mga Grabe, no? Dito, totoo, ah.
Oo, ang ano to eh, ito yung talagang lihiti mong the diversional tactic. Kaso ang masama dito, eh inilaglag yung mga kasamahan. Diba? Yung masama dito, nilaglag yung mga kasamahan. Hindi man lang inisip natin na pag naging ano ko dito, dapat nung una pa lang ginawa ko na pala to. Ayan tuloy eh, nagsalita yung mga bata ko. Eh dapat eh, hindi dapat sila nagsalita ng ganun. Yan tuloy, nagmukha silang masama. Ay, okay lang yan. Okay lang yan na magmukha silang masama. Basta ako, hero ako. Gago! Kapatid ko lang naman, pero moves ko to. Kawawang teacher Stella Kimbo, nahubaran ang pagkatao dahil siya ang nag-announce na ikat ang budget ni Sara. Naku po, kawawa na naman si teacher Stella Hermes Kimbo. Gago! Tapos nilaglag ng padre di pamilya niya. Like this, LOL. Let this be a lesson to everyone in Congress about the kind of principles he has. Either way, whatever the representatives decide, Sara has already won this narrative. Number one. No, siguro ito, napapaisip din ako ha. Baka mamaya talagang siguro alam niyo naman, takaw ano eh. Takaw spotlight si Tambaluslos. Alam naman natin na gusto niya lagi. Sabi, siguro sa isip-isip niya lang ha. Tangina na, parang nasasapawan na ako ng mga baby crocodile ko ha. Hindi po pwede to. Kailangan ko magpasikat. Ako yung ama. Ako ang pangalawang hari. Tapos na pag-iiwanan ako. Hindi pwede to. Diba? Hindi po pwede to. Hindi kaya ganun nangyari. Oo. O talagang planado na nila to. Na o ganito ha. O ganito mga baby. Mga baby crocodile, ganito gagawin natin. Banatan nyo ng banatan si BP Sara. Tapos sabihin nyo po impeach yung buhawa na sa pwesto. Balawurain nyo, sige lang. Tapos ganito yung plano, no? Ganito yung plano. Pag mukhang yung masama siya sa taong bayan, tapos kung aray ginigipit nyo yung budget, tapos mandang uli, aaprobahan ko din para ako yung, para matuwa sa akin yung mga Duterte followers. Gago! Pwede rin ganun, di ba? Pwede rin ganun yung ano, pwede rin ganun yung pangyayari ho dito. Para lang magmukhang ano, o ngayon, pustahan tayo, no? Pustahan tayo. Isusumbat to. Unang-unang magsusumbat dito yung mga vlogger. Sasabihin nyo, tingnan nyo, ang bait-bait ni House Speaker future Prime Minister of the Philippines. Tingnan nyo kung gaano kabait. Tapos sisirahan lang ni BP Sara. Diba? Hindi, malamang sa malamang bukas baka may upload na ganyan. O ganyan kabait ang aming Prime Minister. Ha? Tapos sinisiraan siya ni BP Sara. Ha? Ganun yung malamang may kahit hindi ko na nga panoorin yung mga video nila eh. Kabisado ko na yung taktika nila. O ganito ha. O tumawag. O kalbo. Kalbo talaga. Sino kaya yon? Sino kaya yung kalbong yon? Gago. O kalbo. Pakisabi dun sa group A. Kasi alam mo naman, yung team natin yan, ABCD yan. Oo, kayo yung A. Pakisabi dyan sa mga bata mo, ha, ganito yung script. Kunwari, awang-awa kayo sa akin. At sumbatan nyo. Na tingnan mo, patapos akong sirahan. Napakabait ni Prime Minister. At ganyan pa yung ginawa, inaprubahan yung budget mo. Oh, ganun ha, ganun ang script. Oh, pakipasa na lang sa letter sa team B, C, tsaka D. Doon ka lang, Mike Abe. Gago! Doon ka lakas jarit, ha? Oo, oh, sabi mo, sayang yung pinapasahod ko sa kanila. Ay, lako po. Di malamang sa malamang ganyan. Oh, may script. Tapos, papansinin nyo maigi, yung mga tansu vlogger, ay, iisa lang na sasabihin.
Ay, nako, kabisado ka na kayo, okay? So budget sa OVP, Sara becomes ineffective. The blame is on Martin and cohorts. People die from not being able to access help. The blame is on Congress. The mothers who have been able to access help for kids without a SIM or people with dialysis and can no longer be served. The blame is on Congress. The people I will keep repeating your names until you leave and die in infamy. 2. No budget sa OVP, and Sara still succeeds because her supporters will help her. People will sing praises for her. The optics for this will be amazing as Filipinos from all over the world, from all walks of life, will pull together to help Sara. Can you imagine what a show of force it will be? It will show a contrast between ordinary Filipinos versus corrupt congressmen as against the very government we elected to help us. 3. May budget sa OVP at di nyo tinanggal. Your names have already been burned in our minds. So sa madaling salita, talagang ginagamit lang ang pangalang Duterte or pangalang BP Sara Duterte para ma-expose or makilala. Ah, siguro baka yun yung pangako sa kanila. Ni Haring Buaya. Haring Buaya number 2. Baka yun yung, oh, ganito ha. Ganito. Eto ha. Ganito. Alam ko galit na galit kayo kaya no. Galit na galit kayo sa mga Duterte, ha? Ito gawin nyo. Mahalaga din to sa inyo. Dahil alam naman natin na kapag Duterte ang binanatan mo, makikilala ka. O, katulad nito, ha? O, ikaw, hayop ka. Sabi, bago ka lang dito. O, kailan ka lang naging congressman, ngayon lang. Uhuging ka pa nun. O, ganito gawin mo. Ha, para ma-expose yung pangalan mo. Para sa darating na susunod na mga eleksyon, pwede ka nang tumakbo. Pwede nating ang plano ganito. Ha? Oh, ha. Ah, ang plano ganito. Babanatan niyo 'yung Duterte, paulit-ulit n'yong banatan hanggang sa makilala kayo ng taong bayan. Gago! Kasi maano talaga, alam nyo, sa panahon ngayon, hindi na kailangan maging mabait. Kailangan lagi ka ng kontra. Lagi ka ng masama. Oo, minsan doon na nanalo yung iba. At bandang huli, magpapaaway-pick lang tayo. Ganun ang strategy. Uy, pwede rin yun, ha? Baka yan ang pangako sa kanila. Pero malay natin. And your reputations have already been turned inside out. You know, one thing you should know is that in the end, goodness will win. And the truth always comes out. Things happen for a reason. We've found a reason. This is the latest... Uy, ano na naman yung... Ano na naman yung nilabas mong hayop ka? Wala akong interest dyan sa... Ano yan? Relo na naman. Hayop tong mga to. Puro na lang relo yung nilalabas sa ads. Mga buisit. Hindi naman. Hindi ako mahilig sa relo. Yudi punggol naman kayo. Sila kay Labeni kayo nyo ialok yan. As to change what used to be. A reason to start over new. And the reason is you. Kawawang mga congress. Ba't kayo na yung mukha mo rito, Mami Stella? Sorry. Natawa ko bigla. Uy, grabe ka naman, Robin. Grabe ka naman, Robin Sweet. Huwag ka naman, galangin mo naman si teacher. Alalahanin mo, ha? Royal family yan. Isa yan membro sa mga, ano, membro ng Hermes family yan. Ayusin nyo naman yung, ano. Sista, sunod-sunuran. Hindi nyo alam, ginamit lang kayo nila. Ayop na mga po. Sira ulo din talaga mga Pilipino, eh, no? Mga walang ya kayo. At sasagwa, alam mo, nilabas yung picture. Martin, well, this, in the end, aaprobahan din pala ang budget. Ito kawawa dito. Alam nyo, naaawa ko dito kay Bungalon. Batang-bata. Batang-batang nasira. Hindi, ha? Hindi sa totoo lang, huwag kang magalit sa akin kung Bungalon, pero sayang. Talino mo pa naman. Hindi mo ginamit yung katalinuhan mo sa tamang pamamaraan. Malawak-lawak pa ang ano, malawak-lawak pa ang pwede mong marating, pero sa ganung iglap lamang,
napakaikli lang nung sinabi mo kung Congressman Bungalan, pero marami, milyong-milyong Pilipino ang ano, ang nagalit sa iyo. Sayang, no? Hindi, sayang din tong batang 'to. Oh, siguro mga 20 lang ata 'to, ano. Mga 25 ganun, no? Batang-bata, oh, sinira agad. Ng OVP, nasira lang tuloy ang inyong kredibilidad at pangalan. Samantala, heto pala ang paliwanag ni VP Sara kung bakit niya binisita si dating Vice President Lenny Robredo. Mandato na pala ito at nasa rules ng pagiging OVP ang bisitahin ang lahat ng naging Vice President. Naman pala eh. Ewan ko eh, ganyan talaga. Alam nyo nga, lahat na ho, paulit-ulit na ho namin sinasabi na lahat na ho ng mga nangyayari, eh talagang ano, talagang ano na to, talagang scripted na. Yung talagang scripted na dahil ang motibo lang ho talaga dito ay siraan ng mga Duterte. Siraan si BP Sara. Eh wala eh, matapos ano eh, ewan ko ba. Hirap magsalita. Baka makasuhan tayo. Gago! Eh, totoo naman eh, lahat naman nangyayari ngayon, ganun lang eh. Eh, katulad yung pogo nun, nakakabahan nga ako nyo. Yung pogo, yung kay Alice, go! Doon sa ex ko. Oh. Eh, bandang uli, baka sabihin niya, nung ito, absuelto ka na. Turo mo lang si Duterte. Diyan, yeah, napaka pwedeng mangyari yun eh. Kung kami ng mga vlogger, inooperan kami. O si Banat Bay nga, inooperan ng 500K per month. Banatan lang ang Duterte. What if pa kaya si Alice go? Diba? Hindi ko naman sa sinasabi na kayang bayaran si Alice, pero parang ganoon na nga. Or baka may ano, baka may tawag dito, may tawag dito, parang may i-offer sa kanya. Pwede kasi talagang mangyari 'yon. O ganito. Total alam namin, pagod ka na. At pagod ka na sa paulit-ulit na pang-ano sa iyo. Ganito gagawin natin para hindi ka madiin dito sa kasong to. Absuelto ka sa lahat ng ano, absuelto ka sa lahat ng maaaring ikaso sa'yo. Ganito ang gawin mo lang. Ituro mo lang kung sino ang pinuno ng pogo dito. At ituro mo din na isa si Duterte sa mga namumuno ng pogo dito. Kaya paulit, eto ha, baka sabihin yun, baka nauumay, Sir Jay or Jay, nakakaumay naman, paulit-ulit din sinasabi mo. Kaya ako itong pinapaulit-ulit na sinasabi sa inyo dahil posibleng mangyari to. Posibleng mangyari, tingnan nyo, hindi nyo napapansin, sino-sino na lang sumusulpot na Poncho Pilato na nag-witness tungkol sa mga Duterte, hindi nyo na ba napapansin? O yung una, yung isang convicted, yung preso, na tinuturong tinatawagan as inutusan daw siya ni Duterte na ipapatay si Gito, si ganyan. Anyway, hindi niyo napapansin. O ngayon, meron na naman bago, si Manang. Yung sa OBP, yung dating DepEd official. Hindi niyo napapansin. Samot sari pong naglalabasan na witness na wala namang pinapakitang ebidensya. Na may pinapakitang ebidensya pero hindi mo may tuturing na ebidensya dahil wala lang. Eh ultimong pagsasalita, hindi mo nga halos mapagtanto kung totoo ba yung sinasabi o hindi. Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat ng nangyayari dito ngayon, eh kahit nga yung sa ano, dati may nababalitaan kami kaso nasunog agad eh. Yung alam niyo sa Alitabtab. Alitabtab ba? Alitagtag. Sa Batangas. Na yung 13 billion pulboron. Alam nyo ba, minabalitaan kami na plano pala doon ay pagsasalitain yung driver at ituturo si Duterte na mastermind noon. Ganon kalupit. Ha? Ganon kalupit ang ano nila, ang plano nila para lang siraan ng mga Duterte. Oo, kaya kayo maging alerto ho tayo. Paulit-ulit po na binabanggit ng nila Banat Bay, nila Coach Oli, Boss Dada,
Master Juday at ako na mag-ano rin tayo, maging maagap tayo, maging ano tayo, mapagmatsyag. Eh bukas sa makalawa, baka magulat na lang tayo, may lumitaw na naman na witness dyan at ituturo na sa ganitong isyu ang pinuno na naman Duterte. Alalahanin nyo, laging lumalabas siya sa bunganga ni Trillani. Noon pa, yan na yung bukang bibig ni Trillani. Dahil noon pa man, naka-script na yan kay Trillani. Kaya kayo, maging ano kayo, mga banateros, maging mas malawak pa kayo. Huwag tayong magpadala sa at huwag tayong magpapaniwala sa mga fake news. O lalong-lalo na ngayon, may sinasabi na naman sila na warrant of arrest. Eh eto, pustahan tayo. Pag natapos na itong total na aprubahan na ni Romualdez yung 2 billion o BP budget na ano na naaprubahan na, eh malamang sa malamang may panibago na naman. So abangan na naman natin yung panibagong gagawin nila para ano, para may pangtabon na naman sila. Ngayon, ito yung mga nakalimutan ng taong bayan. Asan na ang hair follicle test? Asan na yung bunga ng pag-around the world ni Marcos? Asan na yung sinasabi niyang 5,500 na flood control na ginagastusan ng 1.4 billion pesos araw-araw? Asan na yung pagbaba, yung 20 pesos na bigas? Asan na yung malakas na internet sa Pilipinas? Asan na yung 80, nakalimutan ko kung ilang million yung ano, yung sa PhilHealth, wala na. Diba? Laging yung sinisigaw yun. Laging trending yun sa mga posts. Pero ngayon, nabaliwala na dahil nailihis na nila. Sa totoosin, tagumpay. No, tagumpay ang mga anti-Duterte na malihis. Nailihis nila yung issue. Na mag-focus yung taong bayan sa issue mapatungkol sa mga Duterte. Pero, asawa ni, pera. Gago! Ha? Pero hindi pa rin nila nabibrainwash or hindi pa rin nila na 100% siguro sa 100% mga 1% lang na mga Pilipino na mga naniwala sa kanilang propaganda. Yun eh. No, yun. Doon na yun lang yun, pero hindi na nga masyadong napansin. Pero nandito, huwag kayong mag-alala, nandito ang banateros. Uulit-ulitin natin sa kanila yan. Hanggang sa manawa sila. Eh nga lang, pag naasar, nagkakaso. Yun ang masakit dyan. Kaya kawawa kaming mga vlogger eh. Eh yung mga ano, alam naman natin, kaya nga malakas ang loob ng mga tansu vlogger. Kasi nga sabi, walang kaso-kaso sa kanila. Hawak sila, absweltuhan sila ni Tutut. Oh, sino ba yung nakapanood dyan ng video ko na nilabas ko yung ebidensya mapatungkol sa mga bayarang vlogger at kung sino yung nagbabayad sa kanila? Oh, galing, hindi yan nanggaling sa atin. Nanggaling mismo yan sa kanila na nireaksyonan lamang natin. Kaya kayo maging mapagmatsyag ho kayo, mga banateros, mga kabiyaya. Oh, lahat na nangyayari ngayon sa Pilipinas is diversional tactic lamang ng mga anti-Duterte para malihis yung kabulastugan na ginagawa nila sa ating gobyerno. So yun lang, no, mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At sa mga ano dyan, yung super thanks dyan at join button, idamay nyo na rin. Dahil alam nyo, napakalaking tulong po niyan para sa amin. Dahil tayo, hindi naman tayo katulad na ibang vlogger dyan na mga tansu vlogger, mga tansu dugyot, kamote vlogger, na sila ay may monthly allowance. At kapag medyo malakas-lakas ka bumira, may additional 10,000, 20,000 ka pa. Kaya magdi-December niya, malaki-laki bonus nila. Gago! Eh tayo, wala naman tayong natatanggap na pera. Kaya ito lang ang pamamagitan para kumita kami. Itong YouTube channel namin at galing naman sa puso lahat ng sinasabi at ginagawa namin dito. No? So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and...
Bye-bye. Walang inuurungan, pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.